ang Benedetta signature pick ni Edward. Fovius na ba to, man? Maganda yung Fovius, maganda yung Dirot. Okay pa rin naman yung... How about the Lapu-Lapu? Yung Lapu-Lapu pwede rin. Tapos pag sinama mo ng Estes to, talagang group up for Blacklist International. I think ang idea talaga dito is yung sama-sama technique. Yung ube ng Blacklist. Pero ang laki ng concern ko actually doon sa Benedetta, no? Kasi yung Petrify nakakatakot. Ang daling abutin nung Brody. So kailangan nila ng sustain. May Rafaela naman si Renegade. And Matilda, kinuha na ni The Hitman dito. Explain na lang yung kulang. I think... Edith talaga yung sabatid niya na Blacklist International. So lumapas na Edith for Edward. Now, I think RRQ Akira, you might look into the Minotaur. Either yung Minotaur or yung Kaja para may initial burst ka alongside the Valentina and the Benedetta. Yep. Yeah. Grabe yung hold, no? Kailangan talaga yan if you want to amplify the damage of both the Benedetta and the Claude. But I have to say that this Edith pick, medyo okay ang kanyang win rate for today. Kung babalikan natin yung mga first few series natin, parang kung sinong makakuha ng Edith, laging nakakalamang eh. What's been is this bench? Oh, okay. Yeah. Ay, kufar ni Luis. Naku po. Goated to. Goat, malachakdo ba to? I mean, hindi naman siya kasing aggressive nung mga... May mga games na ano eh. May mga games na nag-take over si Luis dito with the Kufra. But I don't think it's a huge threat kasi may Guinevere din naman. Yung Blacklist International and meron ka rin Glilia. May haharap na pwedeng kumuha ng Purify dito si Yue. And ang nakakatakot lang dito, kaya ako na medyo nagulat sa pick ng RQ Akira, no? Kasi ang daming papasok sa Brody. Considering na meron silang Claude, meron silang Benedetta, and meron silang Kufra, frontline is gonna be an issue for Blacklist International, definitely. Kasi yung frontline nila, it's just the Matilda. Si Edward dito, hindi niya pwedeng iala yung sarili niya knowing na may backline nga yung RQ Akira. So kailangan nila magdikit-dikit dito, which does... make their lineup susceptible to being jumped on by the Kufra. Yep, and si Renegade din ang pinakamagiging alalay rito o tagasligtas, kumbaga, ng kanyang mga kasama. Hindi pa pwedeng siyang mauunang mawala, lalo kapag ka merong mga napapatagal na teamfight. Individually, yung sustain talaga, medyo pumapapor siya ngayon sa other side or sa RRQ Akira. Pero overall, in teamfights, kailangan natin kitan talaga ang Blacklist International. At ayun na nga, Game 1 Agents, mag-ingay! I-welcome nyo ang RRQ Akira sa pinakaunang laban sa Game 1 of this Best of 3 Series, Blacklist International versus RRQ. Magkabilang mundo, magsa-start ang ating junglers. Ito na si Renegade. Ginugulo na kagad si King. This might force out the retribution onto the back siya, which means makakapanggulo pa lalo ang Blacklist International, pero sinusunod na siya ng RRQ Akira. But this way, yung attempt ni Renegade dito, pero it does slow down yung pag-take ni Baksha ng kanyang mga jungle creeps. Yep. Ang laking bagay pa rin ng pressure na nabibigay ng mga teams. It's something that's been recurring din naman dito sa M5 World Championship Group Stage. So long as hindi nabibitawan yung aggression during the early stages of the game, lalo pat Lilia Matilda naman ang lineup ngayon ng Blacklist International, it seems na yung rotations at yung mga panggugulo ay hindi naman nila tatantanan. Wow! Look at the aggression coming in from the Filipino sniper. Hindi na snipe yun eh. Nilamas niya talaga gamit yung laser eh. Sabi niya, boss, bawal mo lapitan tong wave na to, Brody ako. And it does give an advantage for Blacklist na hindi nila kailangan intindihin yung gold lane. Kasi yung matchup talaga na yan is favoring Ohep with the Brody. And RRQ Akira, kailangan nila mag-react dito at some point. Kasi kapag hindi nila napigilan yung pagkuha ni Ohep ng mga items, most probably, yung first item niya with the Blade of Heaven, magiging malaking problema yung Brody coming into mid-game. And wow, I just have to say, it's very safe, no? Parang napaka-safe pala talaga ng composition dito ng Blacklist International. Bukod sa mga multiple ways of escape na meron, ang mga hero nila ay may maitutulong pa si Renegade with the Guiding Wind. Silipin natin ng konti ang emblem. May mga napapansin ba tayong kakaiba dito o sakto lang? Alam mo, yung ED na naka-swift, may plus 10 na personal attack speed yan. So yan ay magmamatter sa late game dahil alam naman natin gano'ng kasakit ng isang Edith. Nagiging secondary damage dealer yan dahil kung nakakalimutan nyo, si Edith ay isang tank marksman. Oo. So ito yung hindi pwedeng baliwalain ng RRQ Akira, lalo na't wala ka ng mga version ng mga Netherrealm, wala kang heal nila Florine, nila Estes. So yung damage output ng Blacklist International sa late game, magiging problema yan. Oh, si Zui! May nakuha, special migration, dalawang mananakap, tapos may onward pa. Edward! At si Edward pa ang makakakuha ng turtle para dito sa Blacklist International. Yung Primal Wrathy kinumit na rin at mukhang nakakulit pa nila dito. Si Tekashi as the first blood of this game. At makakaligtas pa doon sina Edward. No way! And may Guiding Wind ball! Hindi nakakuha ng kahit isa. Perfect execution mula sa Renegade, the Renegade Airlines. Grabe, ang dami ng ano ni Renegade, no? Ang dami na niyang napatunayan. And dito mukhang effective din yung Matilda pickup ng Blacklist International. That circling eagle onto the target here ng RRQ Akira.
talagang mahihirapan sila when it comes to actually defending themselves versus this Matildan, lalo kapag si Edward yung dinadala ng guiding wind. Kasi again, damage dealer yan. So malaki yung problema ng RQ Akira when it comes to the initiation prowess of Blacklist International. Kahit pasabihin natin, meron kang Kufra to counter-engage. If you look at the heroes of Blacklist, yung mga gustong front line na nabakit ko kanina, yung Lilia and pati na rin yung Matilda, pareha sila naka-purify. Tapos saktong-sakto paano, piso na lang ay nakakuha sana ng double kill ang RQ Akira, pero medyo hindi pa nandun yung damage para sa side ng Brazil. And right now, kalma muna. Mukhang Black Shoes ang kinukuha dito ni Sagan on that Valentina. Si Sensui, si Gusta na Gusta. Pag-BMI naman palayo. Pero kung nastakan yun, kamuntikan na naman. At itutuloy na to. Although may purified din naman pala dito si Gusta la Gusta. Parang kinakailangan niya na talaga ng alalay. Kasi hindi na biro dito yung kanina pang rotation sa mabilisan na ginagawa ng Black Shoes International. Pero Titan's Revenge doon ay hindi muna kukonekta. At na-clear naman nila agad ang minion waves. Parang ang aga-aga nga natin nakikitang nag-group up ang Blacklist International ngayon eh. Low kill score pa nga ang ating game. One kill pa lang, 4 minutes in and 20 seconds bago lumabas ang turtle. Mukha namang may maliit na kalamangan ang Blacklist International. Yeah. Maliban na lang siguro kung mauna sa pwesto ang RRQ. Oh, ang mahirap lang dito no, for Blacklist is yung early rotations na nagagaling sa XP. Especially with the Benedetta, yung bagong style kay Benedetta na naka-impurage, siya nagda-damage build din. Napakasakit niyan. And yep. Versus an Edith, alam mo mas mabilis makaibig yan and mas mabilis makarespond sa mga skirmishes. So that's something na kailangan din isipin ng Blacklist International. Yung respond and reinforcement ng RRQ Akira ay napakataas. Oh, and now, Turtle being pulled here by RRQ. Sino ba magpupula trigger? Rene J goes air. Pero nandito si Edward! Napakaganda ng follow-up pula dito kay Edward. Yung Primal Rock di pa inakikakasama. Pero si Sensui to on main, nahuling iba. Merong nayakap din si Luis using the Tyrant's Rage, but it's too late dahil yung Turtle na sa Blacklist na. At ngayon naman ito, double kill na rin para kay Agent Zero taking down Tekashi and Luis. 3-0 for Edward. At naka-Turtle pa. Sensui! Hindi pa nga po si Sagan, pinapasok pa rin. At kinailangan na mag-back ng RRQ Akira habang nagpo-push pa ng mid lane ng Blacklist International. Ibang klase ngayon ang ginagawang hatid sundo ng Matilda Airlines ni Rene J. Pati na tapos, meron pang bottom lane. Pati si Gusta la Gusta, gustong-gusto ni Sensui. Oh, at nakakatakas pa, Krinoso over with the speaker. Grabe no, pumifreeze. Habang si Ohem sabi niya, trabaho lang ako boss. Focus ako dito sa tower natin. 1v1 kami ng tower. Hindi yung Claude yung kalaban niya. Yung tower yung kalaban ni Oheb. And Blacklist International, pinapakita nila dito yung kanilang mga fundamental playstyle. No? Imagine mo yung turtle, ginagawang Lord. Lord turn? How about turtle turn? Kita na nga natin kung gaano nakataas ngayon yung gold ni Oheb. 4K na nga yata yung hinahawakan niyang pera dito sa kanyang mga kamay. Kaya napakasakit nga. Pero doon, madedepensahan pa din ni Edward yung top lane. Electo final blow, ginamit na doon ni Tekashi. And so far, nasa kamay pa rin ng Blacklist ang kalamangan. Ult for ult ang naganap doon sa laban na yun. 3,000 na nga ang kalamangan ng Blacklist International. 3-0 low kill score game. Dinadaan sa objectives at sa macro plays. Talagang utak ang laruan ng Blacklist ngayon. Imagine may again may mga downside and may weakness yung lineup ng Blacklist International. For one, wala silang true hard lockdown versus the Claude. Pero in terms of macro objectives, lumalamang sila because of the pain na ginagawa nila rin na Jay. Meron yata nahuli rito si Sensui. Violet Trick yung ginamit na pero hindi nun masasagip ang kanyang buhay. And that's one kill for RRQ Akira. At okay na okay siguro ang napunta kay Sagan dahil alam naman natin ang Valentina ay mas okay na sa kanyang mapunta ang mga kills early to the mid. Siguro best case scenario mapunta kay Gusta la Gusta. Pero as of now, talagang binibigyan nila ng spasyong makapag-double lane ang kanilang gold laner. Ang malungkot dito sa sa Valentina is level 8 pa rin pa lang siya. Hindi niya nagagamit ang kanyang passive na kapag mas mataas ang kanyang level, may added sustain yung kanyang damage output. So, mahirap maglaro ng Valentina kapag hindi mo na abuse yung sustainable factor mo. Especially with the ultimate na nanakawin. Although, meron namang Black Shoes. So, may compensation naman with her ultimate. Tekashi! Oh, no! Sinalubong nga lang sa dulo ng Electo Final Blows and Sui still gets the turtle. At si Tekashi yata yung magiging casualty dito at gagamitin at kukunin ng Blacklist International. Woo! All around the map, Midnight. Ang daming nangyari para sa Blacklist. Men, sinundo ni Edward si Tekashi sa airport. Nakita mo yung pagkatapos ng Electo Final Blow, may onward kagad. Kaya nga eh. Napalabas. Hindi na siya nakapag-react. Hindi na niya nagamit yung eye for an eye. Sino ba naman kasi mag-expect na pagtapos ng Electo Final Blow mo, sasalubungin ka ng Edith? Kinakita niya eh. Benedetta yan. Alam ko na yan eh. Oh. Si Luis ngayon ay papatalunin. Pero mukhang yung Tore pa rin ang kalaban ng Blacklist International. Ito na naman tayo sa ube. 7 minutes, 5 tao. Yung nasa mid lane in RRQ Akira having a Claude. Ito yung downside ng kanilang lineup. Medyo mahina sila pagdating sa group up composition. Even though may damage output sila with Tekashi, yung DPS nila from the Claude ay hindi pa talaga nag-exist. Grabe din ang talagang
rotation ng Blacklist International dito. Napakabilis. Usually 8 minutes. Kanina nga yung mga slow pace game natin na umaabot ng 30 minutos. 8 minutes nagle-laning pa eh. Ito 8 minutes nasa mid lane na nandun na sa may inhib. Tuloy-tuloy lang ang Blacklist International. Gusto talaga nilang makakuha ng as much turrets as possible. Hindi pa natin masyadong nadadama yung pressure na nabibigay ng isang goodness. Benedetta pagdating sa lanes. Maya't maya, eh, given din naman yung composition ngayon ng Blacklist International, parang ang bilis lang nilang sumagot sa mga lanes na ipipressure. Kung gusto mo ng definition ng objective gaming, this is it. Blacklist International, you saw Benedetta taking the trade on the top lane. In the perspective of Blacklist International, wala na silang pake. Kasi wala rin namang hahabol dito kay Benedetta. So parang might as well, bigay mo sa kanya. At the very least, wala yung Benedetta sa mid lane para mag-defend. So that is the main concept sa laro ng Blacklist dito. No? Hayaan mo siya doon. Kasi either way, pag nag-react sila sa Benedetta, sisirain ng Blacklist sa kanilang laruan. And now, they've taken 4 towers, 5 towers already for the side of Blacklist International. And this is crippling for RQ Akira. Kasi ang tanong mo na dito for RQ, saan magpa-farm yung Cloth? And ang sagot siguro nila dito ay bottom lane mag-isa. And they will force a 4v5 around that area habang may malaking wave na pwede pa rin na may saluhin ng Blacklist International sa may bandang ibaba. So technically, parang nawalang nawala sa Blacklist. Split talaga yung kailangan dito hanapin ng RQ Akira. Pero Blacklist International, they're leading by a huge margin here. 5k by 9 minutes. Even though sabihin na natin flood pa rin to. Pero once na mag-decide ng Blacklist International na pasukin yung base ng RQ Akira with this Lord, they can definitely do so. Kasi may andami nilang, first of all, andami nilang pantalot. Nandiyan yung Flieger Initiation ni Edward. Pwede nang gamitin yung Circling Eagle. And also add to the fact na kahit nga hindi mag-Circling Eagle paloob si Rene J, pwedeng magpakamatay yung Blacklist International sa base eh. Kasi may guiding wind palabas. Yep, napakabilis lang nung naging pagkuha doon ng Blacklist International sa ating Lord. At ang RRQ Akira naman ay nag-attempt din kumuha ng trades. Kinuha ng kanilang jungler kanina yung purple buff ng Blacklist as well as inangat na naman yung top lanes. Pero at most, yun na ang pinaka nagagawa ng RRQ Akira at this point with a 5k gold lead in favor of Blacklist. Ooh. May kasama pa silang Lord sa gitna. Tignan mo naman yung gold gap doon, kapatid. Laki, no? Mga kapatid, 2,000 na ang lamang ni Oheb kay Gusta Lagusta at mararamdaman mo yun sa bawat sapak eh. May BOD by the way, yung Brody. So kailangan mag-ingat dito ng RRQ Akira. Meron naman silang Petrify from the Benedetta. Ang problema, inuuna kasi siya ni Edward eh. Bago pa umabot yung Benedetta dito kay Oheb on the Brody, sabi ni Edward, huwag mong kalawin yung marksman ko. Oo. And ang tagal na, no, ang dami ng pinagsamahan ni Oheb at ni Edward all through the M-Series, the MPLs sa pinagdaanan nila. Talagang ang synergy ay nandyan na. Makikita natin ang pag-push ng Blacklist International in the mid lane. Edward, tatama sa isa. Mukhang nahuli ang dalawa. Talaga papahuli sa mga folks at maging sa damage na ibinabato ngayon sina Yue. And Edward is currently unstoppable dito sa kanyang edit. Naka-primal wrath na naman at naipapadama yung damage na naibibitaw niya habang nakakast ito. Inubos na ng Blacklist International lahat ng inhibitor turrets. And that's another engage coming in from Agent Zero. Mukhang ang focus ng Blacklist International ay tapusin na talaga itong laro dahil may minion pa naman silang natitira. And the call is to tower lock as they take the first game, Blacklist International. 11 minutes. Ang ating average game time ngayon sa M5 ay nasa 20 to 25 at tinapos ng Blacklist International in 11 minutes. Ito yung masasabi mong